Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay dinayo natin ang The Original Gay Bean's Food House. So ayan po, makikita natin yung menu. Yan po, may mga presyo na rin po yan. Diba po, murang-mura lang and sapat sa budget ng estudyante. So ayan nga po, makikita natin, mayroon po silang chicken skin. At sa katabi po ng chicken skin ay proven. And ang pambaton ng fried chicken. At ang pwesto nga po na ito ay makikita natin sa malapit na kung saan ako ay nag-aral ng high school. At yan nga po ang Santa Cruz National High School dito sa Gapa, City Nueva Ecija. Mabalik po tayo sa shop, mapapansin natin na may 15 na nakalagay at 20. Ang ibig sabihin yan ay may tig 15 at may tig 20. O diba, ang talino ko? Kita natin meron ng customer. And syempre, kailangan din natin makita kung paano to pine-prepare. Dahil for sure, kung makita mo ang luto niya na madumi, ay sus, Ginoo, siguranong hindi ka kakain sa lugar na ito. Pero yun nga po, makikita natin na malinis ang pagkakagawa. At dahil nandito na nga tayo, usisain na din natin ang mga nakadikit sa pader. Palagay ko'y artista to, mabalik po tayo sa mga nakadisplay na manok. Kinailangan nga po nila na magluto ng marami dahil mamaya, alam nyo na. Ang nasa larawan nga po na yan ay alam nyo na kung sino yan. Yan po ay anak ng may-ari. Ang cute, di ba? Mana sa papa at mama. Hashtag, pag nag-creepy, pagluto mo. Bye, yan si Ma'am Rachel, Mape Teacher. Nakakatuwang makita muli ang isa sa pinaka-favorite kong guro. At sa utensils area, makikita natin may pa-chocolate. At ngayon po, time check tayo. Makikita natin na 11:31 AM na. Ang ibig sabihin po niyan ay lunch time na. So, umorder po ako ng chicken. Ayan po, with gravy po yan. And ang lakas, McDollibee. In-order ko rin po itong probe nila. Bali guys, yung probe nga pala ay yun po yung nagdudugtong sa gizzard at bituka. Ayan guys, isawsaw na natin siya sa gravy and titikman natin kung panalo nga ba ito sa panlasa natin. At ayan nga po, first bite. Tumulo pa yung gravy sa labi. Ang narasahan ko po dyan ay tamang-tama lang po yung timpla ng gravy. Hindi po siya maalat, hindi rin siya matabang. Narasahan ko nga rin po sa gravy na yan na creamy siya and talagang authentic ang pagkakagawa. First time ko natikman yung probin, ang sarap ha. Last bite. O diba, ubos agad. Kaya alam ko na na pipilahan talaga ang pwestong ito. So yun nga po, makikita natin na unti-unting naglalabasa na ang mga estudyante ng Santa Cruz National High School. So tingin ko na ay ready na sila nanay na mag-serve sa ating mga estudyante. Diba ngiti pa lang? At kakaway pa yan sila nanay para matanggal ang kanilang pagod. Makikita natin, umpisa na po ng pagsugod nila. Buti sapat yung nailuto. Ito yung time na dadagsain na talaga ang loob ng Gay Bean's Food House saan magda-dine in ang mga estudyante. Sunod ang mga orders. At sigurado na mas marami pa ang darating mamaya. Kaya ayan si Kuya Jen, panibagong luto na naman ang mga chicken. So ano? Kuya Jen, ramdam kita sa part na yan dahil nagtrabaho ako sa Popeyes dati. At alam ko kung gaano kabigat yan. Oh no! Yan ang gusto ko, bagong luto. Okay.
kanya na sila. Ay, teka, parang kapatid ko to, ah. At syempre, makakaabot ka dahil madami pa. At mamaya, itotodo pa yan hanggang mapagsilbihan kayong lahat. At yung parating na yan, sige, yung kulang. Kahit magtago ka, kuhang-kuha ka sa camera. O diba, nakasibyo ka pa? Kaya mo yan, Kuya Jen. Papayag ka bang sila lang? Ang cute sa camera. Agoy. Bakit malungkot ang beshi ko? Kasi di nila anak ko. Try yung pang malakasang suka na yan. Alam na alam kong napakasarap niyan. Ayan nga po, mas naging agresibo pa ang mga zombie. Kaya ang mga estudyante pala at umabot na nga sila sa pagpila sa loob. O diba, after all, maganda pa rin si ate. Meron may kasama ako. Mukhang makakaubos na nga sila dahil yan na lang ang natitira. Kaysa sarap ba naman ang mga pagkain nila? Kung gusto niyo po ng extra gravy for only 5 pesos, tama, for only 5 pesos. Gravy pa lang, ulam na. Tapos ako sige, pag may barbecue. Dito nga pala sa dining area, talagang ma-enjoy mo ang pagkain kasama ang mga classmate mo at mga kaibigan. At siya nga ang sanakin sa masarap na gravy at mga pagkain nila. Siya nga pala, may umagaw pansin sa aking isang estudyante ang pumapapak ng manok. Simot sarap yan. At pagsilip nga nitong isang estudyante pa, ang akala niya ay ubos na. Talaga namang dinudumog ang pwestong ito. Ayan si Pogi, oh, gusto pa yatang umisa. Mukha nga namang nabitin sa sobrang sarap. Kaya ayan Kuya Jen, refill na. Kuya Anli, by gravy na yan? Hanggat kumakain dito, di sila pababas gravy. Gravy. O diba, Anli gravy? Ang sarap ng gravy nila tapos Anli pa. At yan nga po, after natin mag-video, tara nang i-enjoy natin ang chicken na ito. Ang balat na to, sobrang sarap yan. Tapos ipaikot-ikot nyo to. Ay, sobrang sarap. Sobrang dinamnam ng laman. Nanonood yung lasa talaga. Ganito pala pag nag-crave, no? Agoy, pupunta talaga ako at ipagluluto tayo. At ngayon nga po pala ay ligpitan time na with nanay. Sabi kong kailan daw nakakain na sila sa kanawala ng tao. After 25 minutes, yan na nga lang po ang natitira sa ating mga chicken. Yan nga po si Kuya Jen. Deserve niya magkaroon ng malaking brunch. In Jesus' name.